mahal mo. Wala nang dapat pag-usapan. Sundin mo yung puso mo sa kung saan ka magiging masaya. At kung para talaga kayo sa isa't isa, kahit anong pagsubok man ang dumating, walang makapaghihiwalay sa inyo sa tadhanang sadyang inilaan para lamang sa dalawang pusong tunay na nag-iibigan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nararamdaman ko na di kami magkakasundo nitong si Ben. Kasi naman, magulo siya. Nakaka-bad trip yung mga ginagawa niya sa amin. Basta, ayoko sa kanya. At itong si Tony, aba, feeling close kay Ben. Nababad trip tuloy ako. Pakiramdam ko wala akong kakampi. Buti na lang talaga't masarap tong tinolang manok na kinakain namin ngayon. Ang sarap ng sabaw. Ang init, nasakto sa malakas na ulan. Napakalamig din kasi talaga dito sa lugar nila, Ben. Tapos parang walang kapitbahay. Pero madami ako nakikita mula sa labas. Madaming baka sa labas. Siguro mga alaga nila to. Tapos yung bahay nila simple lang. Sementado naman. Tapos may sasakyan sila sa labas. Teka lang. May sasakyan sa labas. May motor din. Pero bakit sabi ni Ben wala daw tulay? Nako. Sinadya talaga niya na pahirapan kami. Nakaka-bad trip. Makakabawi din ako sa'yo, Ben. Makita mo. Ay, nako. Makakain na nga lang ng madami. Ginutom kasi talaga ako nitong si Ben. Pahirap sa buhay, nakaka-bad trip. Pagkakain niyo pala kung gusto niyong matulog, walang problema. Alam kong pagod kayo. At ikaw naman, Ben, pagsilbihan mo sila ha. Mga bisita natin sila, ikaw na yung bahala. Wika ng tatay ni Ben. Yari talaga sa akin yung si Ben. Babawi ako. Hindi pwedeng hindi ako makakaganti. Sige tatay. Ako nang bahala sa kanila. Tsaka tatay, may lakad ka ba? Malakas ang ulan. Ipagpaliban mo na lang kaya. Wika ni Ben sa tatay niya. Anak. Saglit lang naman ako dun sa pagpupulong sa barangay. Babalik din ako kaagad, kaya ikaw muna yung bahala sa kanila. Wika ng tatay ni Ben. Tatay, pasalubong ko ah. Wika ni Ben. Aba, eh syempre naman. Makakalimutan ko ba naman yun? Wika naman ng tatay niya. Sa mga narinig ko, parang ang saya ng buhay nila kahit ganito kasimple. Tapos parang bata si Ben na nangihingi ng pasalubong sa tatay niya. Isip bata ang loko. Kung bigyan ko kaya siya ng mga dalawang chocolate. Kaso huwag na lang. Nakaka-bad trip siya eh. Bahala siya sa buhay niya. Hindi ko talaga siya bibigyan ng chocolate. Kaya ito matapos makakain. Maghuhugas sana kami ng kinainan kaso bawal daw. May sumpa daw yun kapag di pa kami nakakatulog sa bahay nila. Pamamahayan daw sila ng mga ipis at daga. Kaya ito,
Mabuti nang sumunod sa mga kasabihan. Pero, totoo nga ba talaga yun? At eto, kahit umuulan, umalis ang tatay ni Ben, sakay ng motorsiklo. Naiwan kaming tatlo dito sa bahay. Ako, eto, nakaupo lang sa sala. Si Tony naman, ayun, nakikipagkwentuhan kay Ben. Nainis ako kay Tony, kasi naman dapat ako yung kinakausap niya. Kasi kami yung magkaibigan, pero ayun siya, si Ben ang kausap. Bad trip talaga. Dapat hindi na lang siyang nakasama ko dito. At dapat hindi na lang sa bahay na to kami napunta. Pero wala na akong magagawa. Andito na eh. Titisin ko na lang ang dalawang linggo. Ay nako. Makapunta na nga lang sa kwarto. Kaya ito, nagtungo na ako kaagad sa silid na ipinahiram sa amin. Nahiga ako sa kama na matigas. Walang pome. Sana hindi sa makitang likod ko. Yari sa kawain na papag ang ihigaan namin. Kaya ito, nung mahigaan na ako, pinikit ko na lang yung mga mata ko. At ito, di ko na namalayan na nakatulog na ako. Sana sa pagising ko, panaginip lang ang lahat. Uy, pare, alam mo, yung si Jasper, di pa nagkaka-girlfriend yan. Kaya dapat isama natin para naman malawa yan, ha? Wika ni Tony, aka Boy Gasol. Tony, medyo manyakis ka din, ano? Wika ko. Sakit mo naman magsalita, Ben. Pero, totoo naman. Wika ni Boy Gasol. Basta mamaya, Tony, ipapakilala ko sa iyo yung mga chicks. Pumili ka ng mga magugustuhan mo, kahit ilan. Wika ako. Gagi, Ben, baka di ko kayanin. Wika ni Boy Gasol. Kakayanin mo yun. At saka, nasa na yung tropa mong masungit? Wika ako. Pumasok sa kwarto. Baka ay naantok, napagod eh. Alam mo naman, di sanay sa hirap. Wika ni Boy Gasol. Lata nga, di sanay sa hirap. Itsura pa lang eh, naku. Alatang walang alam. Wika ako. Ben, laki kasi sa yaya, kaya ganyan. At saka Ben, may mga dala akong alak. Nainom ka ba? Wika ni Boy Gasol. Tony, baka sumuko ka sa inuman. Huwag mo akong tinatanong ng ganyan. Wika ako naman. Nako, Ben. Magkakasundo talaga tayo. Mamayang gabi, magpainit tayo. Sakto, napakalamig dito sa inyo. Wika ni Tony. Oo nga eh. Mamaya bibili ako ng lambanog. Masarap yun. Wika ako. Nako, pre, di ko pa nasusubukan yan. Sige, bili tayo mamaya. Kaso, saan tayo dadaan? Sa palayan at ilog ba ulit? Wika ni Boy Gasol. Hindi na doon, Tony. Siguradong malaki ng tubig sa ilog. Baka mamatay na tayo doon. Ang liit mo pa naman. Baka una kang malunod. Wika ako. Grabe ka, pre. Ang sakit mo magsalita. Pero okay lang. Maliit man ako. Ducks naman. Wika ni Boy Gasol. Uy, talaga ba? Wika ako. Oo nga, pre. Tingnan mo. Wika ni Boy Gasol. Tapos eto. Pinakita niya talaga sa akin. Totoo nga. Ducks. Siya. Gagi.
Ang laki ah. Wika ako. Madit man ang height ko. Malaki naman ang kargada ko. Kaya dapat may chicks ka na maibigay sa akin, Ben. Para mas masaya. Wika ni Boy Gasol. Oo, mamaya bibigyan kita. Wika ako. Bibigyan ko talaga si Tony ng chicks na sumisiyap mamaya. At lalasingin ko siya mamaya. Pero si Jasper, nainom kaya ang masungit na yun? Baka di nainom ng lambanog yun ah. Bahala na mamaya. Magpapakalasing talaga kami ni Boy Gasol.